So ayan guys, proclamation ni ang ng ating bagong pangulo. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating core ng mga kadete ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang tanod baybayin. Inyo pong nasaksihan ang high-speed opener pass o ang mabilis ang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamanas na ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa ipapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Nangunguna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin T. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng kor ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño. Mula sa prestigyosong Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintahan sa kanilang puso't isipan ang kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pamumuno ni Cadet 2nd Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officers. Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Sa mula sa Sandatahang Lakas, Pambansang Pulisya at sa Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joannis Leonardi B. Dimahano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng Sandatahang Lakas sa pamuna ni Commander Ray R. G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Rangers Special Forces ng Philippine Army, Naval Special Operations Group ng Philippine Navy at 710 Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat, lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon.
na binubo ng kapulisan at anong baybayin na pinagawa ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na nagpagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanod baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security. Tumayan natin ang mga sasakyan at gamit pandigma na sa natahang lahas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na din po ang pansuport ng unit. Namumuna ang mga espesyal na unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nariyan po ang Explosive Ordnance and Disposal Units. Kabilang na rin po ang Chemical, Biological, and Radiological Nuclear Teams. Sumusunod naman po ang PIA Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang 11 Metro Rigid Hull Inflatable Boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliibang SEAL operation. Ang tinatuyang combat arm of decision ng armored assets. Namumuna ang Commando V-1 nakadisenyo para sa panloob na operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang SEPA Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang V-300 Armored Personal Carrier ng Philippine Marine Corps, isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tubig man. Natutumayan naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Namumuna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot and scoot weapon agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system based on laying method at automatic loader. Sumusuporta ang mga ito sa mga inyo naman po nakikita ang 8-ton Eurotrax at 1¼-ton Sadco. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayun din sa panahon ng kagipitan, partikular sa humanitarian assistance and disaster response. At sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisa hatuparan ang ugnayan sa pamamagitan ng range of communication sa iba't ibang frequency bands. Baybayin ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangungunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguri ang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, Forensic Group Scene of the Crime Operatives, ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives, at ang pinagsanib na Explosive Ordnance at K-9 Mobile Vehicle Van. Natutumayan natin ang SWAT Van, Special Action Force, nalulat ng Multipurpose Armored Vehicle Personnel Carrier at MG Rubber Boat.